Hi guys, I'm back. Today we will be talking about skincare. Paano ba natin nilulook after ang skin natin? It is very vital that we look after our skin, especially nowadays na masyadong mataas na ang ating UV rays. So, kailangan po natin na pangalagaan ang ating skin, especially pagka nasa mga early 40s na tayo. So, as early as possible nga po sana, kailangan inaalagaan na natin ang skin natin. How? So, we have to put moisturizer. Paglalabas tayo, kailangan maglalagay tayo ng sunscreen. And kung maiiwasan po sana natin, huwag tayong masyadong mag-expose sa araw. Kasi ang araw, nakakapag-dry ng skin yan at nakakapag-bigay, it cause wrinkles sa ating skin. So, hindi po maganda sa balat natin ang masyadong exposure sa araw. So, ano bang mga kailangan na ginagamit natin para maiwasan natin ang sign of aging? So, I wanna share to you guys kung ano yung mga product na ginagamit ko before I go to bed, pagpapasok ako sa work ko, isi-share ko po sa inyo yan. So, sana makatulong po ako sa inyo kung you want to try what I'm using. So, let's get into it. So, before I go to bed, I make sure na walang foundation, walang makeup akong naiiwan sa face ko. Very vital po yan. Importante po yan. Wala tayong makeup na nasa makeup pag matutulog po tayo. So, I wash my face. So, that's basic. You have to wash your face. So, what soap I use? I use Dove liquid soap. Kasi I'm a big fan of Dove po. So, I use a facial washer. So, sa Pilipinas, ang tawag po dun is labakara. So, dito po, ang tawag po dito sa Australia is face washer. So, I put a small amount of liquid Dove and then I wash my face. I make sure na walang makeup na naiwan sa mukha ko. After I wash my face with soap, what I use next is cold cream. Cold cream I use is the Nivea cream. So, yep, this is what I use. Ilalagay ko lang siya sa, spread ko lang siya sa face ko kasi may mga kahit na hinugasan na natin ang face natin ng water, may mga residue pa ng mga foundation yan, makeup. So, I put a small amount or a generous amount of cold cream, Nivea cream around my face and then irarab ko lang siya and then I put on pads. Iwa-wipe off ko lang yan siya all over my face and neck. Doon makikita nyo na may mga residue pa ng makeup na naiiwan. Man yung cream ng Nivea para totally clean talaga siya, mawala siya. So, I love this one kasi very mild lang siya. It doesn't give any irritation on my skin. My skin didn't break out kasi I've been using this for over a year now, so I'm loving it. So next nilalagay ko ay ang rose hip oil, rose from Sukin. Yan, importante po yan kasi 'di ba pag may mga chemicals, may mga foundation tayong nilalagay, makeup, we apply makeup on our skin, on our face, there's a tendency na magda-dry ang skin natin. So, it is important for me na kailangan magba-back up tayo ng oil sa face natin. Para yung nawalang oil dun sa makeup na nilagay natin, kasi aminin natin, it harsh our skin. Diba? So, para to avoid dryness and to avoid wrinkles, I support it with oil. So, rosehip oil,
That's what I apply on my face. Organic kasi siya. Itong nagustuhan ko rin sa sukin kasi organic siya. No harsh chemicals. Preservative free siya, vegan siya, and 100% vegan siya. Australian owned and made. And 100% carbon neutral. And no animal testing. This is isa sa mga nagustuhan ko sa product na to. And after I apply rosehip oil around my face and neck, importante ang neck, huwag niyo pong kalilimutan ang neck kasi isa yan sa mga nagpapakita ng sign na ng aging. So, aminin natin na talagang kailangan na talagang darating tayo sa ganyan, yung tatanda tayo, we age. So, to prevent that, we have to apply mga products na it helps, it prevents. Sabihan nga tayo, di ba, na prevention is better than cure. So, as early as possible, we have to apply mga creams, we have to invest on that. So, after ko ng oil, I apply moisture restoring night cream. Yeah. It's from Sukin as well. Yeah. Yan ang ina-apply ko. I-massage ko lang siya sa face ko and sa neck ko, yan, around mga 2 to 3 minutes. Okay na siya, yan, para lumabas yung natural oil sa face natin. Massage nyo lang siya around your face 2 to 3 minutes, okay na siya. And then after that, marami akong nilalagay. After that, meron din akong facial moisturizer. So it's from Sukin as well. I love Sukin kasi nga ano siya, natural siya, no harsh chemicals siya, 100% vegan siya, no paraben, kasi isa yun sa mga nagkukos ng irritation sa atin eh, yung paraben, nagbe-break out. I've been using this almost a year now, so I didn't get any problem using this product. Yeah, that's it guys. And then what else after nyan? Okay na. Ready to sleep na ako niyan. And the next day, morning naman, so ang nilalagay ko sa umaga, siyempre maliligo ka, tapos maglalagay ka ng, huwag niyong kalilimutan talaga ang moisturizer. It is vital na a-apply tayo ng moisturizer sa face natin before ng mga foundation, if we apply foundation, pagpapasok tayo sa work, or whatever na nilalagay natin sa mukha natin, kailangan moisturizer muna. And sunblock. Me, myself, I am not a sunblock user eh. Kasi I bought product na meron na siyang sunblock. Kasi parang it's too much na pag nilagay na natin sa mukha natin, yung meron ka ng moisturizer, may sunblock pa, and then may foundation ka pa, or may powder ka pa, it's too much for me. So what I do, I bought a product or a cream na meron na siyang SPF na kasama. So, sa morning, so moisturizer nga, what I use is Olay moisturizer, moisturizing cream. Olay moisturizing cream. I'm a big fan of Olay po. I've been using this for a decade now. So, yeah, maganda siya sa skin ko. Talagang ano siya, yung effective siya. Hindi naman po importante kung high-end ang product na ginagamit natin or drugstore lang siya. What matters most, it works on our skin. Yan po ang importante. Kasi kung gaano man kamahal ang produkto na ginagamit natin, kung hindi naman siya effective o hindi, it didn't work on our skin, it's useless. So, Olay is a drugstore
product lang siya, or in grocery, you can get it from grocery. So, hindi kasi siya ano eh, it's non-greasy, very light lang siya. Yeah, I like it. I love it. It is a must-have to me. I can't live without this moisturizer with me. Yeah, this is what I use. And after that, after this, I put my Olay cream, my day cream. It comes with SPF 15. So, yun po ang sabi ko kanina na I don't buy SPF or sunscreen itself. Bumibili ako ng product na may kasama na siyang SPF, kagaya na itong Olay na to. I've been using this a decade as well. Kasi ano eh, talagang maganda siya, maganda for me. It's my personal, ano po, it's my personal experience, talagang maganda po siya. It's my personal experience, talagang maganda po siya, effective po siya sa akin, hindi po siya matapang, very mild lang po yung kanyang ingredients. So, yeah, may kasama na siyang, it comes with SPF 15. Actually, ubus na nga siya eh. Wala na. Yeah, wala na siya. So, bibili na naman ako niyan sa grocery. Sa grocery ko lang po ito nabibili. Or, kung halimbawang pagpupunta naman ako sa may party or magdi-dinner or ano lang siya, yung mag-meet ng friends. So, what I use is BB cream. BB cream has SPF na rin po. SPF 15. This is what I use. I'm in the shade light. Yeah, I like this BB cream kasi meron na siyang, it is 9-in-1. So, long lasting siya. Up to 24 hours hydration. Yeah, totoo yun. Hindi nagda-dry ang skin ko. Kasi may mga cream tayo na nilalagay na once you apply it after an hour or couple of hours or so, nagda-dry ng skin natin. Pero this one, no, hindi siya nagda-dry. And it even your skin tone. Yes, it's true. And it's, ano siya, yung long lasting siya, tapos may yung hydration niya is up to 24 hours. It helps protect also from UV rays, yeah, and it helps minimize the appearance of pores, which is true, talagang totoo siya. And it smooths our skin. Your skin, my skin, when I apply this. And it conceals and covers for an even skin tone. Totoo po yan. Kasi ginagamit ko po to. Talagang, I really love this. It mattifies, yes. It mats. When you apply this, hindi siya ganun ka-oily. And then, it brightens up and it provides all day long. Lahat po ng sinabi dito sa 9-in-1 na to, totoo po yun. Kasi, I'm a user of BB cream eh. Talagang, I'm loving this one. I can't live without this. When I try this, same thing with my Olay. I can't live without this. Parati itong nasa ano ko, must have ko. Yeah. And after that, once I apply this, powder na lang, ganun. Yun po yung aking daily routine sa aking face pagka bago matulog and pagpapasok sa work. Pagpapasok po ako sa work, ito rin po ang gamit ko. Yung kung halimbawang mag-aate ng party, ito rin po yung gamit ko. Or kung kailangan na talagang yung kailangan nung, halimbawa, mag-dress to kill ka, yung you really have to dress para sa party, foundation na po yan. So, pag light ano lang po, light makeup lang siya, so I go for BB cream. Ito po ang gamit ko. Yeah, sana po nakatulong ako sa inyo sa pag-share ko ng aking skincare. So,
Again po, huwag po ninyong kalilimutang maglagay ng moisturizer. Any moisturizer that works on your skin, okay po yun. Hindi po mahalaga kung mahal siya, high-end siya, or drugstore siya. Ang importante po, it works on your skin. Yun po ang pinaka-importante. Huwag po ninyong kalilimutan ang moisturizer. Kasi, that moisturizer po, moisturizer helps prevents anti-aging. Yan po ha. Isa po, moisturizer. Huwag po kayong magbibilad sa araw. Never expose your skin under the sun. Kung hindi po maiiwasan, maglagay po tayo ng product, mag-apply po tayo ng product ng may SPF. Kung may makita po kayong SPF na 40 plus, it's really good. Apply po ninyo yan sa skin ninyo para po maiwasan natin ang wrinkles at saka ang melasma. Importante po yan na maglalagay tayo ng SPF or sunscreen sa skin natin. I wish na nakatulong po ako sa inyo sa pag-share ko ng mga products na ginagamit ko sa skincare ko. Hair naman po, ang gamit ko ay ang L'Oreal Elbib, I don't know. Ito po ang gamit ko, L'Oreal, yan. Extraordinary soap. It's for, ano bang ano to? Yeah, ayan po ang gamit ko. Kasi I tried many shampoos. Hindi ko sila nagustuhan kasi nagiging brittle lang hair ko. So, I tried this one. I've been using this for a month now and I like it. Nakita ko dito yung hinahanap ko sa isang shampoo at sa conditioner. Ito naman po ang conditioner niya. Itsura ng conditioner niya. Yung po pinakita ko kanina is shampoo po siya. Yan. Yan po ang aking gamit sa aking buhok. Ngayon, sa lotion naman po, kasi hindi rin ako ano sa lotion eh, dahil I have a dry skin. So, what I use is Vaseline. Yung intensive care talaga siya. That's it, guys. Cocoa Glow o Cocoa Glow. Yan po ang aking gamit. Yan. Maganda siya kasi talagang it helps your skin moisture. Lalo pagka ngayon, winter po dito sa Australia. So, ang tendency, nagfi-flaky ang skin natin, di ba? Nagda-dry ang skin natin. So, pag yan ang gamit ko, very moisture po ang skin ko. Wala pong dryness akong nakikita. Pero pag iba ang ginamit ko, talagang ano siya, yung nagda-dry. So, I highly recommend this Vaseline Intensive Care, the Cocoa Glow or Cocoa Glow. Talagang very good siya. Yeah. Yep. And sa lips naman po, kasi pagka ganitong winter, talagang ang tendency, nagda-dry ang lips natin, nag-shape ang lips natin. So, what I use is the La Roche-Posay Balm. Pag ganito pong winter, ang tendency, ang lips natin, nag-shape yan. So, what I use is the La Roche-Posay Barrier Repairing Balm. Ito po siya. Medyo may kamahalan nga po siya. It's $15 for 7.5 mils. Pero effective po talaga siya. Sa lahat ng lip balm na nagamit ko, ito po ang nagustuhan ko. Okay lang kahit mahal siya, kung talagang effective. I think naano ko to sa aking June favorites kasi talagang very effective siya. Kahit gaano kahit mahal ang isang produkto, basta effective siya sa skin natin, go lang tayo doon. Kasi kung mura, kahit na mura siya, tapos yung effectiveness naman niya is matagal or it takes time na mag-effect siya sa skin natin, parang it's not worth it. Kailangan pang maubos ang isang produkto. Kailangan pang maubos ang isang produkto para lang makita natin ang effectiveness niya sa skin natin. So, this La Roche-Posay Repairing Balm,
talagang one to three times mo lang siyang gamitin, you can feel yung effectiveness niya sa lips natin. So yeah, I highly recommend this one kasi talagang very effective siya. I assure you guys. Yeah, that's it guys. So I hope nakatulong po ako sa That's it guys. I hope nakatulong po ako sa pag-share ko sa inyo ng mga product na ginagamit ko, sa skincare product na ginagamit ko and sa hair product na ginamit ko. See you next time. Next time po magsha-share ako sa inyo. Share this video to your friends. And if you can subscribe on my channel, thank you so much po. I will keep on updating you and giving you and sharing you ideas of the products that I've been using at kung ano man ang product na lumabas sa market na very effective, i-share ko po sa inyo yan. Okay guys, thank you. Bye! God bless everyone!